Kamusta mga ka-Atletico? Ngayong UAAP weekend, tunghayan natin ang final matches sa round 2 bago ang pinaka-aabangang final 4 matches. Ngayong Sabado, November 18 sa Araneta Coliseum at 2 PM, FEU Tamaraws vs. UST Growling Tigers. Magbabakbakan para sa school spirit ngayon ng FEU at UST kahit na eliminated na sila at wala nang tsansang makapasok sa semis. Hindi napapayag ang Tamaraws na maisahan muli ng mga Tigre na nakakuha ng kanilang unang panalo at pumutol ng kanilang 19-game losing streak sa unang pagharap nila noong round 1. Si Nick Cabanero ang nagpakita ng lakas para manalo sa kanilang unang match with a game-high 23 points na may kasama pang 6 rebounds at 2 assists. Sa kabilang court naman, parehas na may tig 11 points sina LJ Gonzalez, Cyrus Torres, and Jorick Bautista para sa FEU Tamaraws. Matapos ang warm-up natin sa first game, eto na ang pinakahihintay na rematch ng rivals na Ateneo Blue Eagles laban sa DLSU Green Archers na kakasahan at 6 PM. Ang mga bagito ng Ateneo ay naging eksperto na dahil sa malulupit na laban nila sa mga nakaraang matches. Para bang akay-akay talaga nila ang titulo bilang defending champions, kaya hindi papaawat ang mga ito na doblehan ang DLSU. Samantala, ang frontrunner para sa MVP ng Lasal na si Kevin Kiambao ay hindi naman papayag na maulit ang kanilang pagkabigo noong first round defeat nila sa kamay ng kanilang rivals. Plus, ang tinaguriang bravest collegiate player umano na si Evan Nelly ay magpapakitang gilas din sa kanyang number one fan na si Kitty. Dayo naman tayo sa Mall of Asia Arena sa Linggo. At 2 PM, Adamson Soaring Falcons vs. UE Red Warriors. Dikdikan ang laban ng dalawang team na ito noong una nilang pagtatapat, kaya asahan na mas exciting pa nga ang magiging banggaan ng dalawang koponan. Noong una, bumigay sa depensa ang Falcons at nabaliwala ang kanilang 15-point advantage during the match. Pero nagawa pa rin naman nilang mag-regroup at may panalo ang laban. Sina Cedric Manzano at Macho Montebon ang humila sa Falcons para makuha ang panalo. Sila ay parehong nakakuha ng 13 points. Samantala, si Riri Mogat naman ay maghihiganti dahil kinapos pa rin ang kanyang Super Saiyan performance na 27 points sa una nilang laban. Tiyak na arangkada agad ang UE sa unang quarter pa lang para hindi na maulit ang pangyayari noong first round. Sa 4 PM naman, UP Fighting Maroons vs. NU Bulldogs. Labanan ito ng mga powerhouse. Umaatigabong bakbakan sa hardcourt ang masasaksihan na naman sa muling pagsasagupaan ng UP at NU. Sa una nilang pagharap, nagwagi ang UP sa Battle of Mamaws. Sina Francis Lopez, reigning MVP Malik Diouf, at CJ Cancino ang nagmistulang motor oil sa makina ng UP na nagpanalo against NU. Si Lopez ay gumawa ng 14 points while si Diouf at Cancino ay may tiglabing 12 puntos. Sa side naman ng NU, sure na pipiliting bumawi ng mga ito laban sa Maroons. Ang former UAAP High School MVP na si Jake Figueroa na nanguna noong first round with 13 points ay tiyak na aangat muli para sa Bulldogs. Sulit na sulit ang dalawang doubleheader na ito this weekend mga ka-Atletico. Walang itatapon na game. Lahat exciting. Dessert na lang ang kulang, bubusugin ka talaga ng mga labang ito. Anong teams ba ang nasa prediction nyong mananalo sa matches na ito mga ka-Atletico? I-comment nyo na yan.